master agent failed to initialize. So, yan po ba yung problema nyo din, kagaya ng problema ko. So, our tutorial for today is paano natin isosolve ang problema to. So, first is magbo-boost po muna tayo ng phone para ma-scan po yung dapat ma-scan sa ating cellphone para magiging okay ang lahat. So, need po natin mag-boost lagi ng cellphone. So, yan. So, yun. Tapos na. So, problema ko din kasi itong ganitong problema sa KineMaster. So, tuturuan ko kaya ngayon kung paano ito isosolve. So, ito na po. Bumuksan po natin ang KineMaster. So, ayan. Wait lang po. Ayan. Ganyan po siya lagi. Nag-felt po siya pag binubuksan ko. So, pupunta po tayo sa settings. So, pagdating natin sa settings, pag na-open nyo na po ang settings, hanapin nyo lang po ang application and permission. Ayun, application and permissions. So, ayan. Pindutin po natin siya. So, ganito po ang dito po kayo mapupunta. So, ayan. Pagkatapos nyo dito po, pindutin nyo lamang po yung app manager. So, ayan. Wait lang po kasi loading siya. Mahina po ang aking connection. Ganun po siya. Kala. Mahina siya. So, ayan. So, hanapin natin ang KineMaster app. So, hanapin natin ang KineMaster app. Nasaan na ba yun? Nasaan na ba yun? So, ayan siya. So, click nyo lang po. Yan. Click nyo lang po yung KineMaster app. So, i-first stop nyo siya. Click the first stop. So, yan. Wait lang po natin. So, ayan. Okay na. Pagkatapos po, na okay na yung first stop, pindutin nyo lang po yung phone storage. So, yan po siya. So, clear data po natin. Click nyo lang yun. Ayan, after the clean up all file settings, so, i-okay lang po natin siya. So, ayan, i-clear nyo lang po din pong isa. So, yan na siya. So, wait lang po natin. So, ayan, okay na siya. So, balik tayo sa KineMaster app. Buksan natin siya kung talagang okay na siya. So, ayan. Ayun. So, nabubuksan na natin siya. Okay na siya. Ganun lang po. So, allow nyo lang po siya. Kasi parang na-refresh lang po yun siya. So, allow. Ayun. Parang kiniklear lang po niya yung ano sa loob ng KineMaster. So, ayan. Maging parang bagong ano siya, bagong KineMaster mo siya. Pero hindi mo siya na-install. Parang nire-refresh lang niya. So, ayun. So, pwede na po kayo mag-edit ng video. So, ayan. Try natin mag-edit ng video natin. So, ayan. Ayan. Ito po siyang ang aking last na ano, na tutorial. So, ayan. Try natin itong i-edit. Ayan. Ayan po siya. Mahirap po pag ganito. Lagi may problema sa ginagamit nating apps. So, kailangan nating ano, humanap ng paraan kung paano siya ma-solve. So, okay na siya. So, try natin siyang i-export. So, ayan. Try natin siyang export. Share. Export. So, ayan. Okay na siya. Sen, may gagamit mo ulit yung KineMaster mo pong mga ganong problema. Nag-failed engine siya. So, ayan po siya. So, ayan. So, di na po natin tutuloy kasi example naman siya. So, try natin buksan yung ating KineMaster. So, ayan. Ayan na po siya. So, okay na siya, guys. Thank you for watching.